tayo ngayon ay nakatayo sa harap ng world-renowned spoliarium ni Juan Luna. With a size of 4.22 by 7.68 meters, the spoliarium was an entry to the prestigious Exposición de Bellas Artes in Madrid in 1884. Sa edad na 26 lamang, nakamit ni Juan Luna ang first gold medal. Ang unang pupukaw sa inyong paningin ay ang napuksang mandirigma na hinihila ng kawal. Larawan ng kamatayan, ng opresyon. Luna's spoliarium reveals to us the tragic character of our own history, of the colonized and the oppressed, the very substance of our collective memory. Our history is tragic. But no matter how tragic the past is, we must not forget. We must never forget. To forget is to deny the present any significant meaning. Ang spoliarium ay naging inspirasyon din ng iba't ibang works of literature and art. Ang Nolimitang Here ni Jose Rizal ay tinawag na the Latin echo of the spoliarium. At ang isa sa pinakasikat na banda natin, ang Eraserheads, kilala niyo ba sila? Kilala niyo? Hindi? Meron silang kanta na ang pamagat ay spoliarium. Spoliarium nga lang, S-P-O-L-A. Hindi tulad ng painting na S-P-O-L-I-A. Bukod roon, may... Excuse me, ma'am. Yes? Narinig ko lang po yung sinabi yun sa mga students yun. Tamang may kantang research na spoliarium ang title. Pero hindi po spola ang spelling. Spolia din. S-P-O-L-I-A. Parang dyan sa painting, ma. Hindi. Tama ako. This painting is spoliarium, pero ang kanta ng Eraserheads ay spoliarium. Anyway... Ma'am, hindi po. Ako po talaga ang tama. Spoliarium ang painting at ang kanta ng Eraserheads. Spoliarium. Spoliarium po. Spoliarium. 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 I'm an art studies major. I know my Juan Luna. I'm an E-Heads fan. I know my research. Anyway, magpunta na tayo sa gallery 2. And remember, please do not touch the artworks. And don't talk to strangers. Dito lang po tayo.